Good day mga Kastig! Welcome back to sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, please huwag to subscribe, click the tiny bell para lagi po kayo updated sa aming mga videos. Okay, good day po sa inyo lahat mga Kastig. Okay, isang magandang araw. Meron po tayong gagawin ngayon, yung mga requests na body chamber po, no? Yung ate pong body chamber na walang container tank, no? Katulad po nito, wala po siyang nakaduktong. Ano po? Kasi iba po dati dito, nakaruktong. Duktong po siya ni Roscas. So ito po, wala lang po siyang lagayan mismo ng container tank na yung mismong nakabukod. Kundi, bubuhos yun lang dito, rekta na po siya sa body chamber. Tapos, yun na po yun. Tapos yung kanya pong valve, nandito po sa unahan. Ano po, wala po dito, kundi nandito rin po sa katabi ng ating pong pump. So, tatalakayin po natin yan mga Kastig. Ito pong aking bagong version na body chamber, walang container tank. Ano po mga Kastig, ayan. Okay, pero bago po lahat yan mga Kastig, syempre, ipakikita ko po muna lahat yung mga kumpletong makagamitan natin para po sa body chamber na wala pong container tank. So, samahan niyo po kayo mga Kastig at ganoon din po, ipapasalamat po ko sa ating po mga subscribers na walang sawang sumusuporta. So, mga Kastig, kami inyong samahan sa aming paggagawa ng isang tutorial. Okay, okay mga Kastig. Ito na po mga Kastig, bali bago po natin simula to, siyempre kailangan po ipakita ko sa inyo kung ano yung mga kakailanganin natin mga materials sa pagbuo po ng ating PVC toy. Ano po, para hindi po tayo magkamali. Ano po, at alam po natin higit sa lahat natin kung ano po yung mga materials na kailangan po ng ating body chamber. Ano po, bali 4 na pirasong coupling reducer na may sukat na 32x25. Ano po mga Kastig? Tapos cap, no, PVC cap na may sukat 50 mm. Tapos tatlong female adapter na may sukat po ito na 20 mm. And then isang coupling, ang sukat po nito ay 20 mm din po mga Kastig. Tapos isang piraso na kinupit natin na PVC pipe na may sukat to na 2 inches na po mga Kastig. Ayan. Bali ito po yung connector. Tapos, kailangan po natin ng dalawang Evo band, ano po, super glue. And then, masking tape na 3/4. Tapos po, siyempre po, hindi po mawawala, no? Ito po ang ating body chamber, no? Okay? Kung makikita nyo, meron siyang mga tape, no? Meron siyang, may sukat po siyang 3 inches, 5 inches, 5 inches po ito, 5 inches. Tapos yung dito wala tape, 5 inches tape po yung mga Kastig. Ano? Pakita ko sa inyo para makita nyo po yung tamang sukat po niyan. Ayan po yun, no? Sukat, no? 5 inches po yan. Ayan. Lahat po yan, no? 5 inches. Ayan. Saka dito rin po, mula dito, 5 inches po yan. Ayan, sukatan ko po natin. Ayan po, 5 inches. So, ang kabuuan po nito ay 1 feet, no? 1 feet and 10 inches po yung ating kabuuan, no, na sukat yung haba ng ating gagawin body chamber. Okay, mga Kastig, ikaklaro ko po sa inyo, no, mga Kastig, no, yung bawat distansya po, no. Sukat po ito ay 5 inches. Tapos dito 5 inches din po yan. 5 inches dito po pagkakalagay nung ating ano, dito po sa 5 inches katapat po nung pagbutas ng lagay nung ating solid wire kung saan doon natin nilalagay. Doon nag-spot yung ating solid wire, no. Pagkatapos 5 inches din po rito. Okay? 5 inches din po rito mga Kastig. Diyan din po nakalagay din po sa tapat din yan yung lagayan po ng ating alcohol. No po, yung ating kumbaga yung denature alcohol natin. Ito po yan, dito po nakalagay yan. Pakikita ko po sa inyo. Okay? Okay, mga Kastig, ayan o. Ito po, ayan o. Tapos ito po, 3 inches po yan. Dito po yan sa unahan. Tapos, and then, ito po yan. Ayan. 5 inches po yan, yung pinakadulo. Ano po? Tapos, ito pong pinakagitna. Okay? Ito pong pinakapuwang ay 2 inches. Ano po? Yung luwang ito. No? Pero ito, mula dito hanggang dito, una nito, 5 inches po yan. Dito sa unahan hanggang dito. At mula dito sa 5 inches. At mula dito sa ributas,
5 inches din po 'yan. Ayun po 'yan. 5 inches po yung distance ya. Ano po? Pagkatapos po dito sa kabila mismo, mula dito rin sa 5 inches na to. Mula dito 5 inches din po sukat niya, ano po. Katapat po niyan ay yung ating pong yun po yung lagayan ng ating alcohol. Ano po? Ayan po natin nilagay alcohol. Bali ganyan po 'yan eh. Nakapormang ganyan. Ano po? Tapos meron po siya, ito po pinaka 5 inches po sa dulo nito. May pasobra po 'yan. Na 3 inches. Ano po? Bali ganito po ang forma niyan. Ayan po 'yan. Dito po nakalagay yung mga divider natin. Tapos ito po yung ating check valve na ginawa. So nakaduktong po 'yan dito. Ano po? Duktong. Bali ganyan po ang forma niyan, no? Mga kastig, no? Ilalagay natin, ipaporma natin. Tapos dito po nakalagay. Ayan po 'yan. Okay? Siyempre bago po lahat 'yan, siyempre pakikita po sa inyo, no? Yung ating pong nakakabit na po yung ating elbow kasi masyado pong haba video natin kung isa iyan pa natin to. May tutorial naman po tayo nito. Pwede niyo pong doon tignan na lang. Makatatlong tutorial po ata ito sa aking YouTube channel, meron po 'yan. So, makita niyo po mga kastig. Ayun, no? Meron siyang, ayun, no? PVC powder. No? Makapal po yan. Makapal po yan yung PVC powder. Na, harap at likod po yan, no, mga kastig. No, kaya di po tayo agad naglalagay ng divider o yung ito po ang ating coupling reducer, ano po, mga kastig. Ito po yan. Coupling reducer. Coupling reducer po tawag po dito. Yan po yung nakalagay dito sa kanyang yung nakatagpo dito. Coupling reducer na 32x25. Kaya hindi po tayo naglalagay dito. Dahil kailangan po natin lagyan din ng super glue. Ito pong likuran nito. So ang ano po niya, siguro marami nakita nyo, napakahirap. Totoo po yan. Pero ito po yan. Ha? Nakita nyo po itong PVC powder. Marami po yan. Ha? Doon ko po inilagay, baka dalawang beses na inilagay ko yung tatlong beses. Depende po sa kailangan marami talaga. Yan, dyan po, saka natin tatao, papasok sa likuran. And then, saka po natin lalagyan, no, ng super glue, ano po. May hose po yung gamit dito, na doon ipinapatak lang, doon titining yung pinaka, ano, umuusok yan. Dahil yan po yung tawag dito, yung sumusunog, no, doon sa pinaka PVC powder para magsilbing mas matibay po yung ating mga ginagawa, no, na nilalagay natin dito yung bawat materials natin. Okay. Tapos, may napapansin nyo, meron po siyang butas na po. Dito po yan sa 5 inches. 5 inches. Ito, 5 inches din po yan. Tapos may sobra tayong 3 inches. No? Inunit ko, no? Pasensya na po sana kung masyado kong maraming paliwanag. Kasi kung hindi ko po ipapaliwanag sa inyo, sayang po yun yung perang gagastusin kung gagawa po kayo nito at hindi ko maipapaliwanag. Basta ang papakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa pero hindi ko pinapaliwanag, eh sayang po yung pera din, ano, mga kastig. Kaya ganyan po tayo, paliwanag po natin mabuti. So, ayan po yan, mga kastig. So, unahin natin yung paglalagay ng ating coupling, oh, reducer dito po sa loob. Ayan, mga kastig. Tapos, meron po ito, kailangan po natin, may pang tulak tayo pang, para makatindu sa tamang sukat na pupunta niya. Ayan po yan, mga kastig. Ayun, sakto po yan, no, doon sa pinakabutas niya. Tapos, siyempre, bago po yan, lalagyan po natin ng super glue. Ano po, ito po yun. Lalagyan po natin, dito po natin siguran. Yung iba po gumagamit pa ng hose, pero ako hindi na po dahil sanay na ako. Alam ko na kung ano yung patakag, kung saan dapat i-ano. So, lagi sa isang lugar lang po natin papatakyan. Pag alam natin marami na, so, pag nandito na po yan, ikot lang na po, iikot lang natin ng bagya. Para umikot din po yung kanyang yung liquid ito ng EvoBand. Yeah, pagkatapos after po diyan, maglalagay po tayo ng PVC powder sa pinakaloob po dito. Ayan. Mga 5 beses po 'yan sa loob. Tapos po iikot po natin 'yan. Yeah, didikit na po 'yan, dikit na dikit 'yan. Umuusok po 'yun. Yung pinagsisibing mas matibay, no? Yung nagpapatibay sa ating mga body chamber na kahit ang lakas ng ating pressure ng hangin, hindi po kain paklasin yun. Okay. After po niyan, meron po siya rito at nandito po yun. Halos katabi po nito. Ito po, yan. Dito, papatakan na natin dito sa kabila naman. No? Siguro mga 3 times po yun, ha? 3 times yung lalagyan.
paulit-ulit yung ating reducer. Oh, dito na kaano yan. Tapos, talagyan po din natin ng super glue, yung palibot po nun. Kasi ang mangyayari po yan, para magkakaroon po ng kanal yan. Ayan po yung pinakakanal. Nakita niyo po yung kanal. Ayan. Ayan, yan po yung pinakakanal. Diyan po natin nilagay yung ating PVC powder. Tapos kalahat, pinapataka lang maraming super glue. Kaya marami po tayo nauubos sa super glue. Minsan, isang bunga to ubos, saka isang ganito. Kaya hindi po tipid yan. Tapos hanggang mapuno po yan. Ang ginagawa ko sa pinupuno ko yan, hanggang umabot. No? Hanggang umabot po yan hanggang dito, sa pantay dito. Kaya isang katerbang powder po yan, saka yung ating Evo band, no? Yung glue. Tapos, okay na po yan. Ganun po gagawin natin. Siguro, hanggang mapuno po yun para matibay. Kasi yung presyo ng hangin, pag ganun po yan. So, kailangan matibay po yan, no, makastig. Talagang hindi po kailangan tipirin. Okay, nailagyan po na natin, makastig. Ito na po, demo lang po ito, no, makastig, no, tutorial para may share sa inyo. Isunod po natin ito, yung pangalawa. Ito pangalawa, isunod natin. Yun. Tapos, lagyan po natin ng super glue. No? Dito na po natin. Mas malapit po siya. So, isang line lang po siya. Isang kanal, isang line. Para yung likido natin, isang way lang siya dadaan. Tapos, saka natin iikot siya para umasok yung super glue doon sa palibot na kumapit. After po yan, lalagyan din po natin ng PVC powder. Mga 3 times po yan. Saka 3 times din yung paglalagyan nito. Para, kumbaga, hakab na hakab, silyado-silyado, wala siyang kalpas-alpas, hindi kakalas. Ano po? Ganoon din po dito sa likuran. Ano po? Meron po, doon po gagana, doon po natin lalagyan ng hosto, ano? Para umabot yung host, doon po sa ikalwa. Ano po? Doon sa ikalwang divider natin. Kasi ito lang po yan eh. Dito po yung divider, kaya hindi po mahirap. Tapos, susunod po dito lang din. Ang layo, ano lang po, 5 inches lang po yung ang layo niyan. Eh, bali yung pagitan nito, saka nito, siguro 2 inches lang po yan. Nito yung gitna. Kaya madali pong lagyan, hindi po tayo mayroon. Bukod doon, mayroon po tayong ginagamit na hose. Kahit anong hose, nakakasya, pwede po yun. Para magawa lang natin ang maayos at pulido yung ating toy gun. So, okay po yan. Ganun po gagawin natin. Basta 3 times po yan, magkabilang po yan. So, after po yan, lalagyan po natin. Maglalagari po tayo nito, mga kastig. Lalagari po natin ito. Okay. So, siyempre, bago po tayo mag-cut, gamit po natin ito. Hati pong safety, no glass. In case may mangyari, hindi po mapipinsala yung ating mata. Gamit po itong ating grinder. Okay. Okay, ito na po yung ating na-cut, no? Dalawang, ano po ito, female adapter. May sukat po 20mm. Ilalagay po natin dito. Medyo may kahirapan din po talaga ito kasi talagang mas madaling gawin po yung diduktong na merong kontenetang kaysa rin sa wala po siyang duktong. Rekta siya. Napakahirap po nito. Okay. Tapos lagyan po natin ng super glue. No, mga kastig, no? Super glue. Ayan. Ayan. Super glue po yan, mga kastig. Bali, lalagyan po natin to, yung palibot po, yung palibot ng super glue, saka yung ating powder, hanggang malaman na niyan yung palibot na yan. Para sureable po yan, mga kastig. Tapos ito po, mga kastig, napapansin nyo, no? Para ito, malalagyan din po to ng super glue sa PVC powder, ganun din po gagawin natin. Babaksakan po natin ng super glue, ano, ng Evo band. Okay, after po niya, kita niyo na po, basa yun. Papatakan po natin ito. Ayan, patakan po natin kutsara sa loob. Okay. Patakan po natin yan. Tapos yung kabila po, ganun din po yan, no? Makastig, no? Gagamit tayo yung mahabang hose. Hindi ko lang po makita yung hose ko eh. Papatakan din po natin yan. Ang mangyayari po niyan, silyado-silyado po yan. Magkakaroon po yung mga ano dito yan, yung parang tinasabi dito, yung pinaka, yung super glue sa PVC powder. Ito po. Katalas po niyan, mga kastig. Lalagyan po natin siya ng marine epoxy. All purpose po yun. Okay? Ito po yun, oh.
Marine epoxy all purpose po. Ito po yung aking ginagamit. So magtitimpla po tayo nito. Okay? So ang gamit po natin, kasi ito nga po ay long tank, ano po? So hindi ko pa ito nung yung maliit na diduktong, madali lang siyang gawin. So ginamitan po natin, gumawa tayo ng isang paraan para maabot natin, malagay po natin dito yung ating pong marine epoxy. Hindi, ipapasok po natin dito sa loob, ang diskarte po niyan, kung ito po yung ating PB, yung ating female adapter, nandito yung ating super, tawag dito yung ating marine epoxy. Dito natin nilagay yan sa likod. Ayan, pag ganyan po yan. Maiiwan po dito yung marine epoxy, saka dito po yan, lahat yan. Mas marami, huwag kayong mag-alala kung ano, mas maganda, mas marami po yan. Ayan, tigot po yan at hanggang dito. Ganito po yan, ilalagay po natin dito, tapos ilalagay po natin sa loob. Matagal nga po ito, talagang mabusisi lang talaga sa paggawa nito. Ayan. Tapos yung kabilang harap naman, ganoon din, ilalagay din natin. No? After po niyan, pag natuyo na po yan, nakakastig, saka po natin ito, kukuha po tayo ng bulak. Ano po, nilalagay natin bulak dito, mahabang tingting. Papasay natin ng super glue. Huwag po ito kasi mabis matuyo ito. Ito po. Ayan. Pag kami bulak na, ipasok natin doon, i-apply natin doon sa ating marine epoxy na natuloy na nakapalipot para nakasilyado siya. Hindi po siya basta kayang tawag dito yung nababakbak kasi matapang po yung ating yung ating pong alcohol, no? Matapang po yan. Kaya so kailangan natin yan lagyan, ibabaw nung pag natuyo na yung ating marine epoxy. I-apply natin sa palibot, lampas hanggang flooring para hindi po kayang pasukin. Lampasan lang po dyan yung ating alcohol. Okay. Ano po mga kasig? Okay. Tapos after po yan, no, mga kasig, no, papakita ko sa inyo yung po ating check valve. So ito na mga kasig, no, ito yung ating yung check valve, no. Kailangan po nito, mga kasig, ay malambot po yung spring na inyo po mabibili, no, mga kasig, no. Kailangan malambot po, hindi po pwedeng matigas kasi pag matigas po, eh hindi po lalabas yung ating pong ano rito, yung ating alcohol. So kailangan malambot lang yung spring. Kaya pag pump po nung ating balloon pump, kailangan kaya niya pong iangat to ng bahagya, no? O hindi na po bahagya, kailangan may angat siya talaga yan para yung ating alcohol lumabas pumunta doon sa ating body chamber, doon po mismo kung saan nakalagay yung ating dalawang solid wire, na kung saan lumalabas po yung dalawang spark, no? Yung kulay puti at asul. Yun po yung pinakamalakas, so yun po yung walang palya. Ano po, mga kastig? Oh, mga kastig, oh. Ayan po yan, kailangan maluwag po yan. So, ito po ay nagaya ko lang kasi bumili po tayo ng check valve noon, mga paano noon. So, napansin ko, hindi po kaya. Minsan nagpapump po tayo ng hanggang 10. Kasi nga po, hindi basta-basta siya pumapasok yung kanyang alcohol. So, ang kailangan gawin natin ay malambot po yan. So, ginaya ko po yun. Yung check valve na binili ko, wawa na rin 20 po yun, makastig. So, yun po yung ginawa natin. Kaya, nakakasigurado po tayo malambot. Napipili po tayo, nagawa natin yung mas pulido, yung mas maganda, na mas quality. So, ganito po yan, mga kasing. Saka po natin, ipapasok po itong ating ginawang PVC pipe na may sukat na 2 inches. Okay? Tapos, saka po natin, ikakabit, no? Ito pong ating, ano, kung napapansin nyo, mga kasing, papaliwanag ko rin kung bakit nagkakasya itong mga to, ano, nagkakasya po siya. Kung napapansin nyo, yung ipapasok po natin, ano, rito, na coupling, nilagyan po natin super glue yan, palibot, and then yung ating pong PVC powder na lagi po natin ginagawa. So, wala po kasing singaw yan. Pagkatapos po ito, nagtatayo marahil, hindi po siya kakasya. So, ginagamitan po natin yan ng tools, no, po, ito yan. Ito po yan, no? So, ginagamitan po natin yan, nakastig. Kaya po nagkakasya yan. No? Ayan po yan, makastig, no? Papasok po natin dito. And then, pass dyan. Ayan. Okay. After po yan, papasok na po yan, no? Makastig, no? Saka ito, lilihan din po natin konti para mas maganda po yung nililihan natin to kasi pag ganito po, makapit din naman pero mas mainam na mas nililihan natin to para yung super glue, dikit na dikit siya. Ano po? Dikit na dikit siya. Mas maganda po yung ito. So, ipapasok na po natin dito.
Okay. Pasok po natin yan sa loob. Okay. Kita nyo. Nakapasok na siya, no, mga kasig, no. Ito po yung nakaduktong dito. Ano po sa ating check valve. Duduktong po natin. Ayan. Nakapasok po yan doon sa ating, ano, no, mga kasig, no. So, gagawin natin dyan. Puputuloy natin to. No, lalagarin po natin. Mga kasig. Ika-grinder natin. O kaya, lagarin na lang, no, kasig. Okay, lalagarin po natin. Halos gitna yan. Okay. Katapos, yung pinaglagarin po natin, yung naputol. So, ito na po yung naputol na yun. Nilalagyan natin ng Marine Epoxy. Tapos, ito po yan. Ito purpose niyan. Para naman dito po yan, pang-black dito sa likod. Ito na po yun. Tapos, ito po yung karuktong niyan. No? Ginamit lang natin to. Nagamit natin. Okay. Yung ipinasok po natin kayo. Tapos, ito po yung pinaka, yung pasokan po ng ating pump. No? Bali, nakaduktong po ito dito sa ating check valve. Ayan. Sa check valve. Magkaruktong po yan. So, pagkatapos, maglalagay po tayo uli ng ano dito. Ito. No? Female adapter. Dito po yan. Nilalagay. So, may kahirapan lang po mga casting. No? Talaga mabusisi po. Pero sulit lang po matibay yung ating gawa. Sa safety. Yan po. Lagyan natin ang, ano, para hindi po mahulog. So, demo lang po ito mga casting. Para may share ko sa inyo ng maayos. Asensya na kayo at marami pong paliwanag. So, kasi kaya ginagawa ko to para hindi po masayang yung pera naman. Magkano po yung halaga? 1,500 or 1,000+. Tapos palpak yung gawa. Eh, kaysa doon sa magde-dip yung mute tire ito, walang salita, basta mostra lang, imamostra natin. Wala po yun. Ay, paano natin matutunan ng maayos yung kung de-demonstra lang ang ginagawa natin. Walang salita. Mas maganda, pinapaliwanag natin kung bakit kailangan natin gano'n, anong purpose ng bawat materials ng ating body chamber. Yan po, pinakamalaga po yan. So, saka po natin ito ipapasok. Ano po, mga kasig? Dito po yan. Okay. Dito po yan, no, mga kasig, sa loob. So, ganito po yan, mga kasig. Papasok po natin dito yan. Okay. Yan po, nakapasok po yan, mga kasig. Saka po tayo kukuha ng pump. So, kung mapapansin nyo, mga kasig, kung mapapansin yung mga kastig, wala siyang mahabang hose. No? Wala siyang mahabang hose. Katulad ito. Kasi ito po, yung hose na ito, ito po yung, doon po ito nagagamit, doon sa merong container tank yung miduktong. So, ito ating, ano, yung walang tank eh, yung walang container tank, wala pong hose ito. Nilagay po natin kapiraso, no, para magkaroon lang siya ng, ano, yung magandang buga niya. Yung isang, ano lang. Ayan, maliit lang po yan. So, igagawin po natin, papasok po natin dito yan. Ito po natin papasok yan, no, mga kastig. Pakikita ko rin sa inyo kung paano siya mag-pump. Nalagyan natin sa bote na may tubig. Ayan po yung nakaduktong po yan. No? Ayan po yan, mga kastig. Matik po yan. Ayan, diretso po yan. O, kita nyo, diretso siya. Pantay na pantay po yun. Kaya kailangan po makuha natin ano, ganito. Kumbaga ito rin yung magsisibing guide para hindi po bumaliko yung ating pump dito. Diretso lang po siya. Ano po? Ayan, ganyan po yan. Tapos kung napapansin niyo po mga kasig, may mga ano tayo rito, you know, yung mga espaso, yung mga bakante sa paligid, no? Yung may space. Yan po yung nilagyan din po natin yan ng super glue at yung PVC powder. Puno po yan. Punong-puno po yan. Saka lang po natin i-apply yung ating tawag dito yung Marine Epoxy. Pantay po yan. Para silyado-silyado po yan, no? Mga kasig yan. Tapos saka po natin igaan yan. So, ganyan po yung mga kastig. Yan, kita pag pump. Ano? Hindi pa po mga nakapix yan. Medyo nagyan po natin na parang mga spot-spot lang. Kasi, siyempre po, hindi po tayo makagawa ng diretso nito. Lalo na demo, no? Kasi yung ating tutorial, kasi paspasa yan. So, inano natin, ispat-ispat lang paglagay natin. Yung konting saltik, matatanggal din natin yung mga materialis na ilagay natin. So, ganito po yan mga kastig. Pag pop nyo po yan, ang lakas po yan. Yung ati pong check bag, balang puti spring noon. Bobo ka lang po yun, magpupusa nyo dahil gawa ng hangin. Papasok po yung ating alcohol dito sa body jet, sa ating pong body chamber, kung saan nandun po yung ating
dalawa solid one na tinatamaan nung wisek, no, yung moist nung ating pinapump na balloon pump. Tapos pupunta po dito yung ating alcohol sa body chamber. Ayan po yan, no, mga kastig, no. Ganyan po yan. Tapos po mga kastig, ito po yan. Okay, tatanggal po muna natin saglit para may paliwanag po natin sa likuran. So ito, nilalagyan din po natin ang ano po ito. Hindi po pwedeng walang ano yan. Box yan, harap at likod. Ito po, pakikita ko po sa inyo yung kabuuan yan, no, mamaya. Okay. Ito po mga kastig, lalagyan na rin po natin. Hindi po ako naglalagay dito ng super glue. Palibot yan, hindi po tayo naglalagay. So kailan po tayo naglalagay niyan? Gawa ng naisip ko, eh nilalagyan ko na po ito nung ano, yung case dito. Dito nilagyan po natin ang case yan. Natatakpan din to. Pero pa, di po tayo maglagay dito ng super glue, matibay di po yan. Pero mas maganda lagyan natin kasi total naman, alalagyan din natin ng housing to, matatakpan din yan. So lagyan na rin natin to para sa matibay. So ako naman, kaya di po tayo maglagay yan, matibay po yan, wala pong backrush yan. Matibay po talaga yan. Solid yung solido po yung pagkakagawa niyan, mga kasti. Lagyan po natin ng super glue yan. Yan dito po palibot. Ano? Ayan, palibot yan. And then, PVC powder po, palibot yan. No? Palibot. Ganito rin po ito. Ganyan din po yan, lalagyan din po natin. Okay. Okay, balik po tayo dito at pakita ko sa inyo yung ano na, yung nailagay natin, yung super glue. Saka yung powder. Okay, so ito yung mga casting. Kita nyo. Meron siya, ayan o. Meron siyang powder na. Tapos, meron siyang, ayun. Ayun po, maripok siya natin. Magkabit, harap po yan. Ganon din po ito, mga kastig. Ganon din po ito, yung pinaka ano natin. Meron din po ito yung sa loob. Hindi lang po natin makita kasi sulok na sulok. Meron din po yan, hindi po pwedeng walang marinipoxy po yan, mga kastig. Okay. Tapos, ito po, yung kung napapasin nyo, meron tayo itong marinipoxy. Kuha tayo ng bulak. Tapos babasahin natin ito, basang-basa. Ito po, wag po itong isa kundi ito. Tapos saka po natin i-apply dito si babaw hanggang dulo. Hanggang malagyan po natin palibot nun saka yung mismong marinipoxy na natuyo. Para po silyado siya pag merong alcohol, hindi po siya basta kakain bakbakin. Kasi parang gabi lang siya, papatog lang siya dito sa pinaka-ibabaw. Ano po, hindi siya kakain bakbakin. Kasi pag, although matagal, pero hindi naman dapat kailang mangyari yun. Kailangan natin matibay yung safety. Lagyan na rin natin. Di bali mong mahalang gastos, basta importante yung kapakanan ng paggamit natin saka yung bibili sa inyo kung nagbebenta kayo. Okay, tapos ano po mga kasi, no? Ganoon din po ito, kabila, lagyan din ang super glue. Gamit ko, ting-ting na maboy, matigas eh. Nilalagyan ko, basang-basa po yan. Hindi po, wala po pakialam kahit maaksa yung ating super glue o sumobra, wala po problema. Basta importante yung safety po nung bibili. Okay, tapos ito, eh po, nakita nyo, meron din po siya. Wala po kabaklas-baklas. Sobrang tibay po niya. Kasi ganito rin po yan. Kung ano yung nandito sa labas, ganito po yung nasa loob. Oh, okay, parang ganito rin. Meron din siyang PVC powder sa loob. Then, saka yung marinipoxy. So, gagawin natin, mga kasig. Na dito yan. No, nakapasok na. So, dito yan, no, mga kasig. No? Dito, nakapasok sa loob. Tapos, ipapasok siya dito sa loob. No? Lalagyan natin ito. Minalagyan ito rito eh. Yung pwede naka, ano, yung ganito rin sa loob. So, ilalagay natin sa loob para ano lang. Kasi ano lang naman ito, demo lang naman. Ayan. Okay. Kita nyo po mga kasig, pag nilagay natin yan, wala pong ano yan. Kumbaga, diretso-diretso po yan. Ayan. Diretso-diretso po mga kasig. Wala pong pag-alilangan yan. Yung ating ginagawa ay talagang masasabi natin matibay. Ano po. Ayan. Hindi pa po nakapixel lahat siya. Puro pinakit-dinamin ko lang po siya yan. Stretch siya. Ano po? Kasi kung yumiduktong, ialay nyo pa yun eh. Ano po? Hindi, 100% di po perfect yung pagkakagawa nun. Kasi nakagawa din ako nun. Kaya perfect, perfect talaga yung pagkakagawa nun. Kasi pag di perfect, tabingi po yun. Hindi po alay. Pag sinilip yan, baliko. So, eto, tweet na tweet po yan. Pero wala nang problema sa akin yan. Kahit siya diduktong. Kumbaga, sanay na rin yung gumawa ng ganun. So, kuha-kuha natin. Kaya kailangan lang talagang pulido. Talagang mamadali. Okay, ganyan po yan, no, mga kastig. Oh. Okay, pagkatapos ito, mga kastig, lalagyan natin sa loob. Yan. So, nakakita nyo, mga kastig. Ano, nilagyan natin sa loob to. Tapos, lalagyan po natin yung mapalabi niyan. No? Nilagyan natin ang super glue.
Tapos lalagay din tayo ng PVC powder. Yung buong palibot yan. Mapapal po yan. 3 times po natin gagawin yan. Pagkalagay ng super glue, lagay ng PVC powder. Super glue, PVC powder. Apply ulit. 3 beses po yan. Para kapit-kapit po yan. Hindi po kaya baklas niya. Pagkatapos po yan, ito po kung nakapasin nyo, ang laki po yan. Ganun po ka yung kanyang ano tawag ito yung distance ano yung lalim. Lalamanan po natin to ng marine epoxy. Ano po, lalagyan natin yan. Hanggang lampas po yan, hanggang gantong kumorte yan. Yung dulo para may umbok lang ganyan. Ano po, patutuyin natin ng konti pag medyo matigas na, lagyan natin ng super glue yung ano para may kabit ng ating cup. Tapos saka po natin ipapasok to. 100% po. Wala pong kabaklas-baklas, kahit wala po ito. Kailan po nilalagyan natin? For security, para sa safety natin. Pero kahit wala po, hindi po lagyan ito. At kung ilalagyan natin ito ay marine epoxy lang, okay na po yun. Matibay na rin po yun. Wala pong kabaklas-baklas yan, 100% po yan. Depende po sa nagawa. Eh, katulad ko, eh, sigurista po ako lang pag meron mga gustong bumili sa akin. Minsan, nag-rest, 2 taon, 3 taon na, nakikusa. Ginagawa na po natin yan. Napagbebenta na po natin yan. Kaya kailangan, kahit hindi kailangan to, kahit alam natin hindi ba pakas kahit wala to, hindi po ako napahayag ng ganyan. Kailangan meron po nito. Ayan. Pinapasok po natin yan. Hanggang sumagat po yan. Sagat po yan hanggang dito. Yan. Ang space po niyan ay ganito po yan. Napakaliit. Ano po? Ayan. Kaya maganda pong forma yan. So, papakita ko sa inyo yung, ano yan, ito. Kaya sa exo, kahit nilagyan ko yun yan. Kasi ayaw naman yung pangit tignan pagbigyan to. So, ginawa natin ang para naman yan. Pakita ko sa inyo. Ito po yun, no, mga kastig. Yung sinasabi sa inyo. Pero siyang, ito. Yun yun, no. Nilagyan na rin natin para sa tibay. Pero kahit wala yan, okay lang yan. Nilagyan natin ito. Ito po yung, ano, walang container tank. Yung diduktong. Ano po, yung diduktong. Kusa din naka-stack lang dito yung ating yung alcohol, no? Rekta lang siya dito sa loob. So kailangan yung divider lang natin, silyado 'yon. Harap at likod, silyado, hindi po pwede. Pero yun po yung katulad niya sabi, yun, napakahirap po talagang gawin. Pero sulit naman. Kumbaga, nandoon yung kasiyahan natin, yung ating pagiging successful sa paggawa ng ating toy gun kasi pulido, no? Kumbaga, safety siyang gamitin. So, testing natin, no? Kasi hindi pa naman siya, hindi ko pa ito na, ano, bali ilang dalawang linggo na to na nagagamit ko, hindi ko lang kung ilaman pa. Basta, importante po, mga casting, ay yung pong ating, yung ginagawang solid wire, no? Yung saka yung igniter. Kailangan, ang kulay po ng spark natin, asul at puti. Yung po yung walang mintes, hindi po napalya. Pag napalya po, ibig sabihin, mahina na po yung ating igniter at kailangan na pong palitan. Hindi po palpak. Yung pong nagsasabing palpak, yung po yung mga walang kaalaman, yung baguhan pa lang sa paggawa. Ano po? Kailangan lang bago yung ating igniter malakas. Okay? Tignan nyo. Wala pong sable yan. Okay? Wala pong sablay. Kuya, mga kastig, konti lang po yan. Medyo mahina pa rin yung tulog niya kasi konti lang po. Ito po yung kabaga, 2 linggo na sa akin. Hindi pa po nakakargaan. Siguro naka 35 putok na rin. Ano po? At bali ano lang po ata, 30 lang. Siyempre, kaunti na po yung ating laman, kaya mahina na. Wala po tayong alcohol ngayon para magamit. Naubos po kahapon sa pagpapairing ko. Pero naputok pa rin po yan. Pero kapag yung kompleto po, yung ating gas, yung alcohol nilagay, malakas po yan. Bali, steel ball po siya. Ano po? Hindi po siya MP lights. Steel ball. Ayan po yan. Steel ball, 8 mm. Okay.